Yo, what's up? Yes, sir! Yo, what's up? Good day, no? Sa inyo, mga sir. Actually, hapon na ngayon. And today is another day to vlog. Yo, what's up, mga immortal, no? And gusto ko lang magpasalamat, no, sa rider. Sa rider na nag-deliver ng malupit nating gloves. Yeah. Kitang-kita nyo naman. Lupet! And today is another day to vlog. So today, pag-uusapan lang naman natin yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa Rusi Neptune ZX125 ko. And bago natin umpisahan, no, disclaimer lang, lahat ng mga sasabihin ko is base lang sa mga na-experience ko. In other words, gawa-gawa ko lang. Joke. Teka, magpagas muna tayo. So, we're back again in this road, and wait lang, ayusin ko lang. Yeah, so we're back na naman, maambun boy. So umpisa na natin, no? Yeah, sa mga may sariling opinyon nila, comment nyo na lang sa baba para wala tayong argue, walang gulo. So lahat ng mga sasabihin ko is base lang sa mga na-experience ko kay Amaru. Yeah. So mag 1 year na kami nito ni Amaru. And sa mga hindi nakakaalam, no, sa mga hindi pa nakakaalam, is second hand ko siya nakuha. And sabi nung manager nung Rusi na pinagkunan ko nito kay Amaru is 3 months lang daw siya sa may-ari, sa first owner niya. And binalik kasi sabi babalik daw ng pag-aaral yung ano, eh, yung first owner, kaya sinauli niya na, pinahatak niya na. And first things first, no, eto na nga, sasabihin ko na yung unang nagustuhan ko kay Amaru. Yeah, first impression, diba? Actually hindi ito yung kukunin ko talaga, eh. Hindi talaga itong Rusi Neptune yung kukunin ko. Yung kapatid nito na Rusi Swish Mono ZX125. Clutching din, ayun, oh, yung ganun. Ilalagay ko na lang siguro sa screen. Ayan. Yung ganyan pag na-modified na, ganyan na yung mukha niya. So ano, credits to the owner of this awesome peak. Yeah, lupit na motor mo, sir. So Swish Mono talaga yung kukunin ko. And ayan nga, wala silang stock. Meron lang is yung Swish Mono ZX110, which is hindi siya clutching. Wala siyang clutch. And ayoko sa walang clutch. Mapili, boy. Sa traffic gaming, traffic dito sa amin. So first impression ko, no, unang-unang nagustuhan ko is yung looks talaga, men. Yung unang bumihag sa puso ko. sabi kasi sa akin nung manager, naku, sir, wala tayong ano, wala po tayong stock ng Rusi Swish Mono ZX125 na color white. Baka trip mo yung ano, yung Rusi Neptune. Sabi sa akin. So pinakita niya sa akin yung ano, yung ano ba yan? Traffic. So pinakita niya sa akin to si Amaru. And ayun nga, bihag agad ang puso, boy. So yun, oh, yung number one is yung looks.
Nakaka-attract talaga siya, guys, lalo na kapag first time ka nakakita ng Rusi Neptune. Sabihin ko sa iyo, makaka-attract talaga. Akalain mo sniper eh. 'Di ba? Sabihin mo kasi nungaling, 'di ba? Totoo naman, 'di ba? Second is yung price. Syempre, praktikal na tayo, guys, no? So, kung ikaw gipit ka and gusto mo nang gusto mo nang mura. Hindi ganyan. Hindi ganang mura. Baka anong iniisip nyo? Nagbagong buhay na to, boy. So, yun nga. Kung gusto mo nang mura and pang ano lang, yung pang rides, ganun. Yung katulad sa akin, yung ginagawa ko, pang rides, pang enjoy, pang travel, ganun. Recommend ko sa'yo is yung Rusi Neptune. Bagay sa'yo to, boy. Naglalaro lang yung price niya sa 35 to 45,000 pesos. Kung hindi ako nagkakamali, ah. Last update ko kasi, yun ang sabi sa akin, 35,000 to 45,000. Depende na lang kung second hand yung kukunin mo or brand new. So, gilid-gilid lang tayo, no? Kasi maraming sasakyan, no? Kaya bukod sa looks, bukod sa price, sulit din yung Rusi Neptune kapag ito ang pinili mo, guys. Kasi, may bumusina sa atin, no? So, sulit din kapag Rusi Neptune yung pinili mo. Kasi yung bagong release nila ngayon is Euro 3 na, guys. Yeah, Euro 3 na siya, guys. Ano yung Euro 3? Di ko rin alam. Bobo. So skip na natin yung part na yun, no? Kung ano yung Euro 3. Basta yung alam ko lang is yung Euro 3, kakabawa siya ng carbon emission. Tama ba? And number 4. So sa mga medyo choosy dyan, no? And gusto yung medyo social tignan ng motor, kapag Rusi Neptune yung pinili mo, lalo na kapag itong bagong release, yung third generation ba tatawag dito? Boy, aso ka, boy. So, kung ito yung bagong release yung kukunin mo, yung pinaka-latest ng Rusi Neptune, katulad ko, yung nakuha ko is digitalized panel. Yeah. Mula sa speedometer, sa gas gauge, ba tatawag dito? Sa mileage, tama ba? So mileage niya and lahat na makikita mo dito sa sa panel is digitalized na. Hindi katulad nung unang release and second release, hindi pa yung digitalized. And dagdag pogi points na rin, 'di ba? And number 5. Ito yung pinaka gusto kong part eh. Kung ikaw mahilig ka sa mga banking na katulad ko, banking wannabe, bankangers wannabe. So ikaw kung mahilig ka rin sa banking katulad ko, no, kahit hindi naman tayo medyo marunong, kahit hindi naman tayo medyo pro, so kung hanap mo is makapit na gulong, yung stock ng Rusi Neptune, sobrang kapit ng gulong nito, guys. Tingnan nyo na lang sa mga vlog ko, no, wala tayong masasabi ko talagang pinaka drug na banking doon, pero meron naman tayong mga kurbada doon na nakuha na kahit papano eh, pwede natin ipagmayabang. Para ka na rin nagpalit ng tire na branded. Ewan ko kasi nakalagay dito sa tire ni Amaru is NJK. Ewan ko ha kung parehas ba lahat. Kasi second hand ko nakuha to eh, di ako sigurado. So comment down below, no, kung ano yung brand ng gulong ng stock ng Rusi Neptune. Kasi sa akin NJK. And then number 6. Yes sir, number 6 na tayo. So again, no, lahat naman sinasabi ko dito, lahat ng dinadaldal ko dito is base lang sa mga nagustuhan ko, own opinion, and lahat ng naranasan ko. Diba? So, no hard feelings. Kung meron kang ibang naranasan sa buong buhay mo sa paggamit mo ng Rusi Neptune, mag-comment ka down below. So, comment down below. And, ano ba? And para malaman ng iba kung ano pa yung mga kulang sa mga sinabi ko. Diba? Sa mga katulad ko na gusto talaga yung formahan looks na motor, yung okay na sa akin kahit ano eh, kahit mababa lang yung top speed, ganyan,
Ang importante sa akin is yung looks. Yeah man, dagdag points na lang yung may top speed siya, yung mabilis na takbo. Uy, you know. Oy, yes sir. Nakakaigat. Big bikes on the road. So ayun nga, number 6, yung mga gustong maporma yung motor, yung ayaw na gumasto, ang Rusi Neptune kasi guys, underneath na siya. So ano meron? Ano meron sa underneath? Kasi yung ibang motor, tignan nyo, like, hindi sa pagkukumpara, no, sa Rusi, Rusi Sigma, kailangan mo pang gumastos dyan eh. Kailangan mo pang ipabaklas yung ano niya para maging underneath siya, di ba? Tanggalin mo pa yung ano niya, yung parang fender ba tawag doon. So, gagastos ka pa. Ang Rusi Neptune guys, hindi ka nagagastos. Stuck na yung underneath niya. And, ano pa, may mudguard pa siya guys, yung malupit na mudguard na hinahanap-hanap ng mga sniper users. Kasi kadalasan sa mga kakilala ko mga naka-sniper is gusto nila yung yung mudguard na may kabitan mismo ng ng plate number, o kibali may parang slack na siyang plate holder. Di ka nagagastos, bibili ka pa ng mudguard, bibili ka pa ng pang plate number holder or plate holder pa tawag doon. So ang Rusi Neptune meron na siya guys, package na siya kapag binili mo. Si Bob, promotion 101. So ikot na muna tayo, no, kasi medyo malayo-layo na tayo eh. And dagdag ko na rin, no, sa mga nagsasabing Rusi sirain, Rusi mabagal, Rusi sorry. Diba? Sa mga buzzers din ng mga Rusi, no. Ako mismo, no, masasabi ko talaga sa sarili ko na sulit talaga yung Rusi kapag tama yung aruga mo. Parang tao din yan eh. Kapag tama yung aruga mo, kapag tama yung alaga mo, magtatagal talaga kayo niyan, 'di ba? Parang relasyon. Kapag inaruga mo, 'di ba? Pag tama yung aruga, tama yung alaga, may oras ka para sa kanya, magtatagal talaga kayo, 'di ba? Sana all may OBR. So number 7, karamihan sa mga bagong release ng motor ngayon is katulad na nitong sasabihin ko is ang number 7, 'di ba? So ewan ko lang ha, pero nagustuhan ko rin 'to eh. Ang Rusi Neptune kasi guys, front and back disc brake na siya. Kaso yung pinagkaiba niya lang, yung design ng disc brake niya sa harap pati sa likod, sobrang guys, sobrang angas. Titignan mo talaga parang gusto mong bilhin eh. Akin na lang 'yon. Magkano ba 'yan? Nagustuhan ko yung disc brake niya, no. Kaso nga lang hindi pa siya ABS. So, Rusi, back yan naman, gawin yung ABS. So, yan nga. So, kung ikaw nanmunod ka at nakaabot ka sa puntong ito, baka naman, subscribe ka naman sa channel ko. Subscribe ka na sa channel ko and hit the notification bell para ma-update ka namin ni Amaru sa mga susunod pa naming mga vlog. Yes, sir! So, yun lang naman yung mga puntong nagustuhan ko. Actually meron pa eh, marami pa eh. Yung headlight, yung mugs, lupit na mugs, man. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta and sa mga susuporta pa, mag-subscribe na kayo sa channel ko. Ano pa inaantay nyo? Yeah. So dalawang beses ko na sinabi, 'di ba? Baka naman subscribe naman kayo diyan. So shoutout Fox. Baka naman. Paputulin ko na, no, hanggang dito na lang. And ride safe always. Lagi yung tandaan dyan. And takbong pamilyado lang. And make every journey count. Yes sir, bye bye.